So ayun mga idol, nandito na tayo sa kalsada. Updated sa kalsada, idol. Good morning sa inyo lahat mga tao. So for today's video nga pala ay hahanap tayo ng Shiba tire na 120 ang size. So susubukan natin na alamin kung kailangan ba natin talagang tanggalin yung ating tire hugger or hindi na. Kasi sa mga nakikita ko, sa mga nagpo-post na nagpapalit sila ng gulong na Shiba tire, ay nagtatanggal sila ng tire hugger. So the moment of truth, bibili tayo ng Shiba tire na 120. Titignan natin kung kailangan talagang tanggalin yung tire hugger. So malaki kasi ang ang ganap nitong tire hugger. Ayan. So let's go at samahan nyo ako maghanap ng Shiba tire. Let's go. Bas, may ano kayo? Shiba tire? Wala sir, wala kami ganyan na dupat. Oh, wala sir. Sige sir, thank you sir. Sa may malaking bilhin ng motor. Saan yun sir? Yan po sa bayan. Saan banda yun? Sa bayan? Diretso mo lang to. Oo. Diretso, di ba may crossing dyan sa kanto? Oo. Diretso. At kakanan ka, pakaano mo lang tulay, TGM. Yung TGM sir. Pag malakita dyan sa may bayan na yan, magkanong kala sa tracing driver. Okay sir, sige sir. Thank you sir. So yun, sabi ni kuya, doon daw tayo pumunta sa TGM. So hanapin natin yung TGM. Kasi may TGM sa may Gentry, yun yung pinuntahan ko kanina. Ngayon sa may Tansa naman tayo, TGM Tansa. Sir, may Shiba tire kayo? Sad life. 2,000 years later. So yung mga tao, nagchat na ako sa JC ng Birdsman, and yun, minirecommend nga sila sa akin na dito yung mas malapit sa lugar ko, and hindi naman ako binigo, no? So nagpunta tayo dito sa MC Motorcycle Tires and Accessories. Ayan, so marami silang gulong sa loob. And ayun, hindi ko na na-videohan yung aking pagbili sa loob kasi medyo nahihiya ako mag-video sa loob eh. Ayan, so let's go. So yun guys, nakabili na tayo ng ating Shiba tire. So ang nabili natin ay 120/70/10. Ayan, so wala kasi silang 120/90/10. So ang hirap kasi maghanap talaga ng Shiba tire pang birdsman. Sobrang hirap guys. Kaya ayun,
Nakabili tayo. Ang problem lang natin ay hindi pala sila nagkakabit ng tire ng pang Birdman kasi yung machine nila ay hindi kaya ng pang ano 10. Hindi kaya sa mga maliliit na gulong. Pero nagkakabit naman sila ng gulong, pero yung pang Birdman hindi nila kaya kasi hindi sakot ng machine nila. So ayun, maghanap tayo ng shop na magkakabit ng gulong. Pero nagsabi naman si sir na kung saan ako pwede magkabit. Kasi nagtanong ako sa kanya kung saan yung malapit na pwede pagkabitan. So sabi kasi ni sir, sa tapat daw ng Palawan. So asan yung Palawan? Ayun, yung Palawan Express. So nakita ko na yung Palawan Express. Sa tapat daw nun, kanan, merong nagkakabit ng gulong. So double check natin. Punta natin mga tao. Baka dito sa organizing camp pinatukan niya. Ah, dito nga. Sir, kakabit ka sir. Makabit ako sir. Eto sir, itong likod. So ito guys yung ating Shiva tire. Ayan o. So hindi naman siya abot sa tire hugger. Ayan. So maganda naman. Ang size na ito ay ayan. 120-70-10. Saktong sakto lang siya mga tao. So yan mga lods, mabalik na tayo ng bahay, nakapabit na yung ating Shiva tire. So habang nasa biyahe tayo, so kine-check natin kung ano ba yung mga nagbago or ano yung mga pwedeng mangyari. So far so tingin ko all goods naman. Tingin ko naman walang pinagbago. Pinagbago lang niya, kumapit siya siyempre. Makapit siya siyempre. Yan ang pinagbago doon. Kasi bago yung gulong natin. Malamang makapit. Ito yung gulong natin isa. Dinala ko, iuwi natin. Ano yung remembrance? Ayun. So, kanina pa ako nag-iikot mga tao. Dito lang pala meron. Nakarating pa ako kung saan saan. So sa mga naghahanap ng Shiva tire na kadikit lang ng lugar na to dito sa may Rosario, so hanapin nyo lang mga tao yung MC motorcycle yan. Yan sa may Silangan, Rosario. So mura lang naman to, kasyang kasya sa budget nyo. Pero siyempre maganda na rin kayo ng extra money kasi hindi naman sila nagkakabit ng tire. And then may libreng pito na rin saka tire sealant. Pero yung pito hindi ko rin naman nagamit. Itatabi ko na lang kasi yung dating pito ko pa rin naman yung ginamit ni sir na nagkabit ng aking Shiva tire. So ayun. At yung tire hugger natin, ayan, hindi naman napalitan. Hindi naman natanggal yung tire hugger. Siguro kasi 120-70-10 lang yung atin. Siguro kapag nag 120-90 baka may chance na palitan yung ay tanggalin yung ating tire hugger. So ayun. Mga ganun, kaya sila nagtatanggal ng tire hugger. Kaya nila sinasabi na nasabit yung tire hugger, no? Siguro dahil
120 over 90 yung kanilang na ikakabit sa kanilang bergman. So, ayun. Malaking halaga din kasi yung tire hugger. And ayun, hindi wala rin naman kasi tayo nakuha ang 120, 90, 10. Kasi walang available si sir. Eh kaysa naman magpayagot-igot ako at maghanap pa rin ako ng 120 over 90, eh dito na lang ako sa 70. Ganun din naman, kapraso lang naman yung ano, diferensya, diba? At least hindi natanggal yung tire hugger natin. Nararamdaman ko sa pagliko ko, kapag naliko ako, tinatry ko na ang mudbanking lang ng bahagya. All goods naman, hindi naman siya nagbabago. Mas maganda pa nga eh. Yun yung napapansin ko. Para sa akin ha, ewan ko lang sa iba. Siyempre kanya-kanya yan. Hindi naman tayo pare-parehas ng utak. So yun, ang nagbago lang siguro yung pagtaas ng bahagya. Tumaas kasi siya ng konti, kaya sa tingin ko yun lang yung nagbago. Ayan, nandito na tayo sa ating lugar. Dito sa subdivision natin. Hindi naman talaga akin to subdivision na to, pero nakikiatin na ako. Ayan, so hanggang dito na lang ulit mga idol. Sa susunod nating vlog, salamat sa mga sumusuport sa inyo. Ayan. Salamat sa mga nananatiling supporter at tumatangkilig sa aking video. Hindi nagsasawa manood. Ayan. So, bye-bye.